Magandang araw po. This is Mayor Lyson, also known as ang magsasakang reporter. Ikinararagol ko po ang pagiging magsasaka dahil kung walang magsasaka, magugutom ang aking kapwa. Ikinararagol ko rin po ang pagiging reporter dahil bahagi ako sa pagbibigay ng makabuluhan at makatotohanang impormasyon sa ating mga kababayan. Bilang isang magsasaka, ang pagtatanim at pagsasaka sa probinsya, dinala ko po hanggang dito sa Metro Manila. Ngayon po ay nagtuturo tayo ng urban gardening in a plastic bottle, self-watering plant. Ngayon pong araw na ito ay ibabahagi ko po sa inyo ang pagtatanim ng marang mula po sa seeds nito at paggawa ng marang nuts mula din po sa kanyang mga buto. Ang marang po ay isang exotic at masarap na prutas. Madali lang pong itong itanim, patubuin at alagahan mula po sa seeds nito. Pwede nyo pong itanim ito sa pagitan ng buto o kaya po markot at grafting method. Pero ang ibabahagi ko sa inyo, ang pinakamadali ay ang pagtatanim ng buto mula po sa marang. Pero bago po tayo magtanim ng marang, ay alamin po muna natin ang mga amazing health benefits sa ating katawan ng marang. Mataas ang taglay na vitamins and minerals ng marang. Siya po ay may mataas na vitamin A, vitamin B, vitamin C, beta-carotene, dietary fiber, retinol, thiamine, riboflavin, pantothenic acid, niacin, zinc, iron, phosphorus, protein, potassium, calcium, manganese, copper at magnesium. Nagtataglay din siya ng antibacterial, antiviral at anti-inflammatory properties. May mataas siyang antioxidant content na tumutulong para maiwasan ang pagkakaroon ng sakit na kanser. Kakaiba rin po o unique ang lasa ng marang. Matamis po siya, juicy o delicious. Marami pong mga tanim ng marang ang mga kababayan po natin sa Mindanao at Palawan. Ilan lang po yan sa taglay na napakaraming health benefits sa ating katawan ng marang. Halipo kayo, samaan nyo ko. Magtatanim tayo ng marang at gagawa rin po tayo ng marang nuts. So ngayon po ay iwain na natin, kukunin na natin ang laman at mga seeds ng marang. So ayan po yung ating mga nakuhang laman at seeds ng marang sa isa pong bunga, no? Ng marang. Ito pong puting ito, napakatamis po niyan. Ayan po ay kinakain na, no? Habang yung pong mismong seeds niya, ito pong mismong seeds niya, ay isa pong ating gagawing marang nuts at itatanim. So ito po ang ating mga nakuhang seeds. Matapos po nating ma-separate yung kanyang laman, no? Yung laman po niyan, pwede nyo pong gawing kainin na mismo. Kaya po gawing marang ice cream. Ito pong mga butong ito, yung iba po tinatapon nila.
yun pong aking ibabahagi sa inyo na paggawa ng nuts mula po dito sa mga buto nitong marang na ating kinuha, lalagay po natin sa isang pinong pansala at ating ugasan, no? Babanlawang mabuti. So, ito po yung seeds ng marang. Matapos po natin siyang maugasan, no? Ngayon ay itatanim po natin sa timba. Timba po na pinaglagyan ng pintura, no? Pinaglagyan po yan ng pintura. Tapos, meron na po yung butas, no? May butas po sa tagiliran at may butas din po sa ilalim. Ilagay lang po sa gitna, no? Sa gitna nitong timba. Tapos, ibaon nyo lang po ng bahagya. Yan. Ating seeds ng marang. Tapos, takpan nyo po. Okay, pagkatanim po ay diligan lang po ng bahagya gamit po ng mga sprayer na ganito. Huwag nyo muna siyang direktang paarawan at hanggat hindi po siya nag-sprout, hanggat hindi pa lumalabas yung kanyang mga daon. Pero kapag nag-sprout na po yan, lumabas na yung daon, ay pwede na yung direktang paarawan. After 25 days, yan po nag-sprout na, no? Lumabas na po yung dalawang daon ng ating marang, no? After 6 months, so ganyan na po kalaki yung ating marang na nakatanim po sa timba. By this time po ay pwede na po yung i-transplant, no? Kung saan po siya direktang gustong itanim, mas maganda po ang marang ay maganda po siyang itanim na direkta sa lupa. Nang sa ganun ay isa po kasing puno ang marang, so lumalaki siya. Para malaya pong makagala yung kanyang mga ugat, makakuha ng nutrients at mapapabunga siya within 6 to 7 years ang marang. So yan po ang ating marang na nakatanim po sa timba, 6 months old. So ito po yung ating mga ingredients, siyempre po yung ating marang seeds, tapos bawang, ano? Bawang, ilang pirasong bawang, tatlo, tapos isang sili, no? Isang sili, tapos mantika, mantika at itong ating asin. Okay, gayatin lang po itong bawang, ano? Tapos itong ating sili, ha? So, ngayon, ready natin ang pagluluto. Slow fire lang po, ano? Tapos maglalagay ng kaunting mantika. Tapos ilagay na po itong ating bawang, no? Ating bawang at saka sili, no? E kapag kulay brown na po ay ilagay na yung ating seeds ng marang. Tapos lagyan po natin ng kaunting asin, no? Ayon sa iyong panlasa, no? Po natin ng kaunting asin. Ayan. Tapos ay aluin mabuti. So yan, kapag ma-brown-brown na po yung kanilang itsura, no? Luto na po yan. Yan. Yan po ay ready to serve na ang ating marang nuts. Yan po kanilang itsura, no? Ng ating marang seeds na ginawa nating marang nuts. Ngayon po ay taste na natin yung ating ginawang nuts mula po sa marang. Akala mo peanut din talaga siya. Malamnam. Lasang lasa po yung medyo maanghang po ng konti dahil nilagyan po natin ng isang pirasong sili, ano? So ganoon lang po kasimple at kadali ang paggawa ng marang nuts. Ang iba po ay tinatapon nila yung seeds ng marang, ano? Kinakain lang po nila, kinukuha yung kanyang puti niya na matamis, no? Yung bumabalot po dito sa seeds. Tapos itong seeds, tinatapon nila to.
hindi po nila ginagawang nuts. So mula po ngayon mapanood nyo ako, kung kayo ay mahilig kumain po ng marang, kunin nyo po yung mga seeds at gawin nyo pong nuts na napakasarap po at napakasustansya. Ganun lang po kasimple at kadali ang pagtatanim, pagpapatubo at pag-aalaga ng marang mula po sa kanyang seeds at yung pagwarin po natin ng marang nuts. Nawa po'y nakapagambag ako, nakapagsira ko ng panibagong kaalaman at impormasyon ngayong araw na ito, kaugnay po ng pagtatanim ng marang at paggawa ng marang nuts. Kung may natutunan po kayo, no, ishare nyo po sa inyong mga kaibigan, sa inyong mga kamag-anak itong ating video tutorial na ito, nang sa ganon ay marami po tayong maabot at matulungan na ating mga kababayan. Ako po'y napakarami na ng tanim, ano, ng iba't ibang gulay at prutas. Pero patuloy pa po akong nagtatanim. Ako po kasi naniniwala ng pagkakaroon ng seguridad sa pagkain, dapat magsimula sa ating mga tahanan. Food security starts at home. Milyon-milyon po ngayon ang nagugutom. Maraming kabataan ang dumaranas ng malnutrisyon. Ito po ang aking nakikitang solusyon, ang pagtatanim ng ating sariling pagkain. Ano po bang ma-achieve ninyo, makukuha ninyo kapag kayo'y nagtatanim ng inyong sariling pagkain? Una po, makakatipid ka. Pangalawa, masustansyang pagsasaluan ng buong pamilya. At pangatlo, makakatulong ka sa pagpreserba sa ating inang kalikasan. Nawa po sa mga susunod na araw, linggo at buwan ay may tanim na rin po kayo ng inyong sariling pagkain. Nagawa ko po ito, tiyak po ay magagawa po ninyo. Kasi nga po pala, no, yung mga nagpapashoutout at nagpapadala sa akin ng tanong dito sa ating YouTube channel, nasasagot ko rin po yan sa aking TV show every Sunday. Kaya manood din po kayo ng TV show ng Magsaka Reporter na Masaganang Buhay tuwing araw po ng Linggo. Ngayon po, shoutout tayo sa ilan sa maraming nanonood dito sa ating YouTube channel na ang Magsasakang Reporter. Shoutout kay Rosemary Lara, si Tita Rose, watching from Las Piñas City. Maria Fe Salsona, watching from Santa Ana, Manila. Ansel Tiopis, Jess Valdez, May Rivera, Cuenca Support Squad sa panguna ng kanilang presidente o pangulo na si Lerma Lunar, Kapampangan in Media Incorporation o KAMI, MPD Badminton Club sa panguna ni General Marcelino Pedroso, St. Joseph Academy, BATS 86, Bobet and Jos Akunanan and Family, watching from Pampanga, Romeo and Jesusa Fernandez and Family, watching from Quezon City, Dennis and Amor Fajarda and Family, watching from General Trias, Cavite City, at Nanay Feli Navarra, watching from Manila. Sa mga nagnanais na mapalalim at mapalawak pa ang kaalaman kaugnay ng pagtatanim ng iba't ibang uri ng alaman sa pamamagitan po ng organikong pamamaraan, iniimbitan ko po kayo na manood ng aking TV show at radio program. Ito po yung Masaganang Buhay. Umeere po ito tuwing araw ng Linggo, alas 7 hanggang alas 8 ng umaga sa 1PH Signal TV Channel 1 ng TV5. Simulcast po ito sa Radyo 5, 92.3 News FM. Meron din po akong column sa nangungunang payagan Tagalog sa ating bansa, Filipino Star ngayon. Tuwing araw po ng Martes ay isinusulat ko ang iba't ibang do-it-yourself tips at ibang mga sekreto sa pagsasaka. Kaya umaga po kayo ng kopya ng PSN kapag araw ng Martes. At siyempre po, yung hindi pa nakasubscribe dito sa ating YouTube channel na ang Magsasaka Reporter, mag-subscribe na po kayo, no? Like and share, click the bell button ng sa ganun na ma-inform po kayo kapag may mga bago kong video upload, video tutorial, upang ma-share ko po sa inyo ang pahiram na talento ng ating Panginoon. Maraming maraming salamat po. Stay safe, happy farming, and God bless.